Hello everyone, welcome back to our channel. Pagkapanganak nyo kay baby, meron kayong tatlong dapat gawin. Una ay yung pag-report sa kanya sa ward office. And then yung pangalawa naman ay yung pag-report sa kanya sa embassy. And last naman ay yung pag-report sa kanya sa immigration agency. So, una dito ay mag-focus tayo sa pag-report sa kanya sa ward office. Ano-ano ba yung mga requirements sa pag-report kay baby sa ward office? So, number one is yung shusei todoke. Tapos, pangalawa ay yung boshitecho o yung maternal and child health handbook. And then, yung pangatlo naman ay yung residence card ng magre-report. So, sa amin, yung asawa ko yung nag-report. So, dito tayo sa Shusei Todoke. Dito sa Shusei Todoke, nandito yung birth certificate ni baby. So, ito siya. Tapos, sa kabila naman ito, ay yung parents details. So, sa part na to, yung parent ang mag-fill up. So, dito sa ano na pala, tandaan po natin na kapag Filipino kayo, yung order ng pangalan o pagkakasulat ng pangalan ni baby ay iba. So, pag gusto nyo na gamitin yung apelido mo o apelido ng nanay, so, isusulat siya na nauuna yung apelido ng nanay. Tapos, susundan ng apelido ng tatay bago yung first name ng baby nyo. Yun. Dumako naman tayo dito sa Maternal and Child Health Handbook o dun sa Boshitecho. So, dito naman, pipilapan ito ng staff ng ward office. So, nandito yung parang katunayan na nai-report na yung birth ni baby. So, nakasulat dito yung kanyang name, tapos yung kanyang birth date din. Tapos, nilagyan din ng tatak. Pinakahuli naman ay yung residence card ng magre-report. So, yung sa amin naman ang nag-report ay yung asawa ko. So, sa kanya ang residence card na gagamitin. Katunayan ng pagkakakilanlan ng magre-report. That day also, pagkatapos nyo ma-register si baby sa ward office, tatanungin kayo ng staff kung may mga kailangan pa kayong documents o mga certificate. Kasi alam naman nila na may mga requirements na kailangan gagamitin para sa embassy, sa immigration, o kaya naman sa insurance. So, yung asawa ko, nag-request siya ng Shusei Todoke Kisajiko Shomesho o yung Certified True Copy of Report of Birth. Ito ay gagamitin sa embassy. So, ito yon. Yung pinasa sa ward office ay kulay blue. Tapos, ito yung pag nag-request kayo, ito yon. Ito na yung kulay niya. Tapos, meron siyang ano dito, hangko or signature ng ward office. Sunod naman sa kailangan yung i-request ay yung Shusei Todoke Juri Shomesho o yung Certificate of Acceptance. Ito ay gagamitin sa immigration agency. Kaso na kalimutan ng asawa ko na mag-request. Kaya yun, makikita nyo na lang yung itsura niya sa susunod na mga video. Ito siya. Pag ganito yung kanyang itsura o yung papel niya ay may tatak ng Kawasaki, tapos naka hiragana. Yan. Ganito yung papel niya, tapos may ganyan siya. Makikita nyo lang sa susunod na video. Ayun, depende pala sa city nyo kung anong klase yung papel. So, dito sa Kawasaki, ganito siya. So, may pabulaklak siya dyan. Last naman doon sa nirequest ng asawa ko is yung Jumenhyo. Ito yung Certificate of Residence. Kailangan ito sa immigration agency. Tapos, ang i-request nyo pala ay yung meron ng nakashow na my number. Kasi gagamitin yun para sa insurance. Yun. Kaya, i-check nyo yung mga details. Sabihin nyo, ipakita lahat yung details. Kasi, minsan, secret yung sa my number. Kaya, kung hindi nyo i-request na merong my number, hindi nila ilalagay. So, yun.
habang naghihintay yung asawa ko sa mga ni-request ng mga documents, may lumapit na isang staff ulit. Ito naman ay diniscuss niya yung tungkol sa GDOTiate o yung child allowance na natatanggap ng iyong mga anak. So dito naman, sa child allowance, ang matatanggap na pera ay 1.5 lapad kada buwan kapag ang anak nyo ay 0 to before 3 years old. Ayun. Tapos, isang lapad na lang kapag 3 years old na siya hanggang mag-junior high school. Yun yung kanyang mga matatanggap. Hanggang matapos sa junior high school pala. Ito naman yung mga requirements para sa GDOTiate application. Una dito ay yung my number. Tapos, pangalawa naman ay yung residence card for confirmation. Tapos, yung seal o yung signature. Tapos, yung bank account. And then, yung health insurance o yung pension certificate. Ito ay para lang sa mga unang application or yung first baby nyo ba to. O kaya naman, kung ngayon nyo palang i-apply yung lahat ng mga anak nyo. Sa case naman ng asawa ko, hindi naman niya first time na mag-apply para sa GDOTiate. Kaya yung mga requirements na to, alam na sa ward office. So, ang parang pinakita lang niya yung residence card niya. Yung mga nabanggit na requirements ay mga documents ng head of the household. So, sa case namin, yung asawa ko. So, yung mga documents na yon ay sa asawa ko. Then, yung my number pala, sinabihan kami na ipapadala na lang nila through registered mail. So, ito yon. Tapos, nandito rin sa loob kung paano i-apply yung my number card. Tapos, huwag nyo rin palang kalimutang i-apply yung Iryosyo. Ito ay sa aking panganay, kay Flynn. So, ano ba yung Iryosyo? Ito yung 30% na binibigay ng city government para idagdag dun sa insurance para maging 100% na walang bayad yung mga medical expenses. Yun. Tapos ano-ano ba yung mga requirements? Eto. Insurance ng bata. Insurance ng bata. Tapos seal ng nag-apply. So, usually yung magulang o yung guardian. Tapos, my number ng nag-apply. Tapos, yung ID for confirmation. So, ang ginagamit usually dito ay yung residence card. Kung member pala kayo ng Kokomin-Hokken o yung National Insurance, pwede nyo na rin i-apply yung birth benefit na 420,000 yen o yung 42 lapad. Hindi to applicable sa amin kasi siya kay Hokken kami at naikaltas na rin ito sa hospital. Since nasa ward office na rin yung mister ko, kumuha na rin siya ng kasay at nosay shomensyo na kakailanganin sa immigration agency. So dahil yung tax office nandun din sa ward office. Tapos nagpunta rin yung asawa ko sa child welfare office para i-inform sila na nanganak na ako. Tapos tinanong nila kung kumusta na ba yung kalagayan ko. Tapos yung kay baby, yung tungkol kay baby, ganyan. Tapos dun din pala yung kung saan kami nag-report nung nabuntis ako. Yun. Tapos yung sinabi rin nila na tatawag din sila para bumisita sa bahay. Kasi diba, pag doon sa tinatawag na postpartum, tapos chine-check yung nanay, tapos chine-check din yung kalagayan ng baby dito sa bahay. Pinapaalalahanan ko pala kayo na ihanda ang inyong mga sarili kasi ang mga documents na yun ay naka-Japanese lahat. So, kung may kakilala kayo na nakakapag-Japanese o nakaka-intindi or isang Japanese na kaibigan o kakilala, ayun, kailangan mag-seek kayo ng help kasi naka-Japanese na yung mga yun. Lalo na kung bago pa lang kayo dito sa Japan,
at hindi pa kayo nakakapag-aral ng Japanese or hindi kayo nakakapagsalita ng Nihongo, nakakasulat, ganyan. So, kailangan nyo talaga ng tulong. Ayusin agad-agad yung mga documents na yun kasi nga sobrang dami nila. Kaya, agahan nyo at kung pwede, isipin nyo lahat o isulat nyo lahat yung mga kailangan na kunin para hindi na kayo magpabalik-balik dun sa, halimbawa, dun sa ward office, ganyan. Tapos, yung requirements pala sa embassy, hindi nyo pa nakukuha. Tapos, sa immigration din, sa insurance. Tapos, yung isa pa, yung sa my number. So, yun, matatagal lang kayo. Tapos, dun sa insurance, pinapaalala ko na kailangan agad yung ipaasikaso kasi kailangan yun para sa check-up ni baby. Yun, yung mga ganun ba. Tapos, ano pa ba? Basta, ipunin nyo yung lakas nyo kasi madami yun. Madami talaga yung kailangan nyong ayusin. Kaya, yun. So, hanggang dito na lang yung aming vlog. Sana may natutunan kayo o doon sa mga info na nandito sa video. So, sana makatulong sa inyo ngayon or in the future. So, thank you for watching. Goodbye!